It's okay not to be okay. You do know that your Habibi is a fake. Hindi siya mukhang dragon dahil isa siyang ahas. Hello mga katok! Welcome back to my channel. Ganda ka? We, di nga. Kung maganda ka, mag-subscribe ka na! I'm being crazy right now. And it's been a week or so kasi I don't have really much time for vlogging because, you know, it's hard to equalize. Mahirap pagpantayin or mahirap pagtimbang yung trabaho at saka pagbablog. So, minsan, when I come from work, napagod na ako or gusto ko nang matulog, gusto ko nang mag-rest, kaya yun, hindi ako nakakapag-vlog masyado. Aim ko sana dapat is I will vlog weekly, but sometimes it's not that easy. Lalo na nagtitrabaho ka, so yun. So now, I have time for vlogging. Siningit ko na lang, kaka-uwi ko lang from work, so magbablog ako ngayon. Vlog this, bitch. So, today, pag-usapan natin is about... Sad music, please. About sadness. So, what makes you sad? What makes you sad, mga katok? So, for me, there's a lot of things that makes us sad, right? When we lost loved ones, iniwan tayo ng mahal natin sa buhay, yun ang pinakamasakit or pinakamalungkot na part ng ating buhay. Right? Agree kayo na, mga katok? So, yes. Me, I agree 100%. And also, iba-iba yung nagpapalungkot sa atin dito sa mundo. Lalo na for me, sa amin, na mga OFW, malungkot kami kasi malayo kami sa aming pamilya. And malungkot yung pamilya namin na naiwan namin dahil malayo kami at nagtatrabaho kami dito. So, malungkot sila dahil malayo kami. Diba? And also, sometimes, we feel sad not because we had a bad day or something. We feel sad because we miss the old days, like, di ba, nakakalungkot na isipin mo yung nakaraan, yung buhay mo dati nung bata ka pa, or nung buhay mo nung, lalo na yung mga batang 90s, nakakamiss talaga yung panahon dati. Kasi kapag nakakakita ka ng mga bagay na related sa 90s, iba talaga yung panahon dati at saka ngayon. Dati, walang masyadong cellphone, walang masyadong laptop, computers, or something. Pero masaya. Masaya yung buhay. Simple lang yung buhay, pero masaya. Ngayon, marami ng mga electronics or marami ng way of entertaining yourself. Pero iba pa rin talaga yung entertainment dati kaysa ngayon. Kasi dati parang feel na feel mo parang raw. Ngayon parang iba na talaga. So nakakalungkot lang din isipin yung nakaraan na mismo or nung bata ka pa. Kung pwede mo lang ibalik yung dati, di ba? Kaso hindi na eh. When you grow up, you have to act as an adult. Grow up. Pero minsan mahirap din mag-grow up. Kasi nandito pa rin sa isip at sa puso mo yung pagiging bata mo, alam mo yun? Sabi nga ng kanta ng Backstreet Boys, loneliness is tragical. Eh wait, mali pala. Sadness is beautiful, loneliness is tragical. Di ba mga katok? Tama yun. Sadness is beautiful, but loneliness is tragical. Pag malungkot ka, maganda rin yun, nakakatulong ba yun? Hindi naman pwede yung buhay, lahat na lang masaya, di ba? Kailangan mo rin maging malungkot sometimes. And mas maganda yun kaysa sa naman maging lonely ka or mag-isa ka lang, di ba? Kasi kapag malungkot ka, pwede kang
kumausap ng mga kaibigan mo, kapamilya mo, or sino man yan na pwede mong i-share yung sadness mo. Pero pag mag-isa ka lang, lonely ka, wala kang mapagsasabihan yung sadness mo, it will lead to depression. Doon na pumapasok yung sadness, depression na yung mga ibang tao dumarating na sa point na nagsusuicide sila. Alam mo yun? Kasi yung mga tao, tayong ibang mga tao sa mundo, hindi natin talaga alam yung kung ano yung nasa isip, kung ano yung nasa isip at mga puso ng bawat tao sa mundo. Hindi naman natin alam kasi sometimes may mga tao na nakikita natin na masaya sila or kontento na sila sa buhay nila, hindi natin alam, hindi pala. Kahit sabihin na natin na nasa kanila na ang lahat, yung wala na silang hiling sa mundo, kompleto na yung buhay nila, pero hindi. Yung may mga point na nagsususide, like Robin Williams ba yun? Yung comedian na ano, American actor. You see, he is very famous, rich, and everything, pero he ended up ending his life because of sadness and depression, or there are so many problems that he has in his mind. So, see? And also, kapag sad ka, you know me, when I'm sad, what I do, kung ano yung bagay na kinalulungkutan ko, iniisip ko na lang, or naghahanap ako, nag-search ako, like, kapag I lost someone na sobrang importante sa buhay ko, or loved ones na nawala, or, you know, nag-search ako sa YouTube, or sa Facebook, naghahanap ako ng mga taong dumadaan din or nasa point din ng life nila tulad ng pinagdadaanan ko para malaman ko or na hindi ako nag-iisa, na meron ding mga tao na nararamdaman yung nararamdaman ko ngayon. Kaya it's okay not to be okay because you are not alone. And yun ang ginagawa ko to overcome it. Kaya yun, or may bagay na gusto ko na hindi ko makuha, well, of course, malungkot ka, pero you have to work for it. Gawan mo ng paraan para makuha mo yung bagay na gusto mo. Kung kaya naman, mga bagay lang yan, kaya yan. Basta tiyaga lang at saka full trabaho, magtrabaho ka para bilhin yung bagay na gusto mo, di ba? Iba-iba siguro tayo ng mga way of enduring or way of para ano, mag-English na, huwag na maging matatagalog na lang ako. So, kung paano natin malagpasan yung lungkot natin, iba-iba yun siguro yung mga tao. Tulad ko, yun nga ang ginagawa ko. Naghaharap ako ng mga bagay, mga tao pala. Naghaharap ako ng mga tao na nararamdaman or nandun din siya sa stage na pinagdadaanan ko. So, makarelate ako sa mga tao, iba't ibang tao. Makakausap ako ng taong makakarelate sa akin na, or yun. Kasi minsan kasi, may mga tao din na pag nag-open up ka sa ibang tao na hindi, wala siya sa moment na yun, hindi niya naramdaman yung moment. Parang, yeah, right. Parang, yeah, okay lang, ganun. Parang, they don't care kasi nga they don't know how it feels, although they know or dinaanan na nila, pero at that moment parang okay lang kasi wala na, naka-move na sila doon. So you know what I mean, mga katok? Baka nag-gets niyo na ako, diba? gets niyo ba? So pagiging OFW naman, mas malungkot na malayo ka sa pamilya mo, lalo na kapag may problema o may nangyari doon sa inyo na malayo ka, hindi ka basta-basta makakapunta doon. Sad music please. Yun, hirap. Malayo ka sa pamilya. Nasa malayo ka. Nami-miss mo sila. Hindi mo sila mahawakan. Hindi mo sila mayakap.
cut. So, yun nga mga katok. And, reminder sa inyo mga katok. Nalowat yung camera ko, kaya transfer ako dito sa cellphone ko. So, medyo hindi maayos yung tawag dito. Medyo hindi maayos yung pixels nito kasi cellphone na gamit ko dito. So, yun nga mga katok. Never easy to lose a loved one. A friend, a hero, no one deals with sorrow, grief, and loss the same ways. Like, magkakaiba tayo ng pag-deal sa ating mga sorrows, sadness, loss, or grief. It's very normal to feel sad, angry, confused, or sorry. It's normal to feel confused, sorry, angry, or sad. Napaka-importante talaga mga katok na it's very important to cry. Napaka-importante talagang iiyak mo yung problema mo. Maghanap ka ng makakausap about your problem that can help you or that will make you feel good. Sometimes it's also feel good to write your problems. Like expressing your feelings by writing it or drawing it. Some people expressing themselves like drawing their feelings, their emotions. So it's okay to cry, to talk with somebody, to write it, or just to draw it, just to let go, or just to ilabas yung problema mo, di ba? And also, it's very important to reach to a friend, a family member, where all those feelings out. Kailangan ilabas mo lahat yung nararamdaman mo sa, or sabihin mo, i-share mo sa pamilya mo, or sa kaibigan mo, sa best friend mo. Kasi makakatulong sa'yo yon when you are feel sad. They can help you overcome your sadness or your problem. And it's also important to reach them, not to tell your problem, just share a happy moments with them, enjoy life with them, go somewhere, go have a bonding, and yeah, it also make you feel good to go out with your family or your friends. And mostly, the most important that will make you feel good or make you feel better, very very important, is to get enough rest, sleep, exercise, and mostly you will feel good with the support of a friend, a family, a hope. Yeah, it will make you feel good to have hopes, high hopes, high hopes. Kaloka. Time, give yourself a time, because you know, like they say, time heals, diba? So your sadness will go away eventually. Mawawala din yan, or your depression, your sadness, eventually mawawala yan. Just give it time, believe me. And mostly, I will end it with the hug. Yun talagang makakatulong sa ating mga katok is, when we are sad, the most things that we need is hug. Ako, pag ako nalulungkot ako, gusto ko talaga may mag-hug sa akin, kasi you feel comfort or you feel loved, or ma-feel mo na someone is caring or someone has cared for you by hugging you, you know? Like, so bibigyan ko kayo ng virtual hug, mga katok. Power hug! So, para mawala yung mga problema nyo, yung mga lungkot na nararamdaman nyo ngayon. And thank you for watching for my vlog for today. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like, share, and subscribe! Okrr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 r